umaapil ang ilang magulang sa mga pribadong paaralan na huwag magtaas ng matrikula ngayong taon. Anila, hindi naman daw magagamit ng kanilang mga anak ang mga pasilidad sa eskwela, lalo't online ang kanilang klase. Nagbabalita live si Camille Samonte. Camille, may sagot ba dito ang DepEd o ang grupo ng private schools? Oo, Sherry, nakuha natin ang panig ng private schools at maging ng DepEd. Ang sinasabi ng Education Department, bago pa ang lockdown, ay na-approvehan na ang mga request for a tuition hike. Tulad na nung nakausap natin kanina no, si Ate Angel, no, plano na niyang i-enroll sana yung kanyang dalawang anak na incoming grade 4 at grade 3 student sa isang private school. Yun nga lang, nag-gastos na niya yung kanyang inipon na pang-enroll dahil sa lockdown. Kaya ngayon, umaapil na siya na sana raw ay huwag nung magtaas ng tuition. Lalo pa ngayon, nasa 27,000 pesos each yung tuition na kailangan niya no, para din sa dalawang anak. Kasama pa dyan yung miscellaneous fee kahit na online method na yung pag-aaral. Ayon naman sa Department of Education, nasa 16,000 private schools ang nag-apply para sa tuition hike bago pa man mapatupad ang quarantine measures dahil sa COVID-19. Pero 654 lang dito ang na-aprubahan nila. Malaking bahagi raw ng dagdag matrikula ay para sa sahod ng mga guro at non-teaching personnel. Kinumpirma rin ng DepEd na pwede pa rin daw maninggal ng miscellaneous fee ang mga eskwelahan kahit online classes na yung method kasi may paggagastosan pa rin daw na in terms of material, iba raw kasi yung material na ginagamit kapag face-to-face kesa doon sa online. Ayon naman sa grupo ng mga private school, ng Coordinating Council of Private Educational Association, maraming private school ngayon ang nangangambang magsara. Sa kanilang tansya kasi, naglalaro sa 30-50% ang ibababa ng enrollment ng mga pribadong paaralan dahil sa pinatitipad na paghihigpit dahil sa COVID-19. No, kaya ngayon, umaasa rin sila, yung grupo ng private schools, na matulungan din sila ng gobyerno, yung private sector. Hindi raw kasi nakasama sa ayuda ng DOLE at ng SHOP ang mga private teacher at school personnel. Bok, Sherin? Well, Bok, naintindi naman natin na yung approval was given before the COVID-19 pandemic. Pero I suppose yung tanong ng mga magulang, eh hindi ba dapat mag-recompute ang DepEd at yung mga eskwelahan ng mga tuition rates lalo na dahil wala nang gagamitin na physical institution. So yung overhead mo doon sa aircon, kuryente and so on down the line eh hindi na magagastos. Ang tanong ng maraming magulang eh hindi ba dapat mag-recompute ngayong nagkaroon ng COVID? Yes, no, Bok, naitanong nga natin yan na sa DepEd, maging doon sa grupo ng mga private school. Pero sinabi nga ng DepEd, sa posisyon naman ng DepEd, pwede naman daw na mag-coordinate ng mga magulang sa mga eskwelahan kung mapag-uusapan na pwedeng bawasan yung sa miscellaneous fee. Kaya lang, pinapoint out nga rin nga ng DepEd, hindi pa rin daw kasi ibig sabihin na online classes ay wala nang gagastusin yung mga eskwelahan. Kailangan pa rin daw kasi nila i-maintain yung facility in terms of yung mga laboratory kasi nasa batas daw yun. So kailangan pa rin daw i-maintain ito ng mga paaralan, maging yung mga online materials daw na i-prepare ng mga guro ay dun din daw manggagaling maging yung online library. Doon naman sa grupo ng mga private school, nangangamba nga sila dahil hindi na rin kakayanin para magpasweldo para sa kanilang mga guro at din sa non-teaching personnel. So itong tuition hike ang kanilang inaasahan na mag-fill in doon para sa for this coming school year. Kasi nga na nabanggit sa ating na interview kanina na may possibility na by the end of August ay magsasara ang maraming private school. But again, kung may mga magulang naman daw na willing to talk doon sa admin, ay pwede naman daw nilang mapag-usapan ito. But as for DepEd, wala raw sila magagawa dahil na-approve na nga ito bago pa mag-lockdown. Bok? Ayun nga, naiintindihan natin na approve ito before mag-lockdown. Pero hindi rin naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari nung inaprubahan nila. So you're saying nga that's final na wala nang magagawa ang DepEd na bawiin ito. Ang tangi na lang pwedeng gawin ng magulang ay makiusap sa mga private schools na ito.
Yes, Cheryl, yun na lang ang pwedeng gawin ng mga magulang dahil bago pa naman daw kasi ma-approvehan itong tuition hike ay nag-meeting na ang admin at ang mga magulang. So ibig sabihin na inform na sila na by next school year may plano kami na magtaas ng tuition. So kapag pumayag daw ang magulang at noo at na-assess nila na okay, valid naman yung reason para mag-tuition hike, that's the only time na ma-approve ito ng DepEd. So ngayon dahil nga hindi naman natin inasahan na itong pandemic at yung lockdown, maraming nawala ng trabaho. Sinabi ngayon ng DepEd na the only thing that they can do is baka pag-coordinate sa eskwelahan, kausapin yung admin, baka pwedeng mag-meet sila halfway, bawasan na lang yung miscellaneous, ano pa yung mga pwedeng bawasan. Pero kasi hindi raw talaga nila masasabi na totally na walang pagtaas. Ano? So depende pa rin talaga ito sa desisyon ng school admin. Cheryl, Bo? Kanina, nabanggit mo na sabi mo, marami ng private schools ang magsasara. May tansya na ba dito bilang na nakuha ang DepEd kung ilan na ang nagsabing mga eskwelahan na magsasara this school year? Actually, sa ngayon, wala pa tayong wala pang estimate na ibinigay sa atin si USEC, Jess Matea na na-interview natin kanina. Wala pa siyang estimate na ibigay. Pero doon sa grupo ng mga private schools, inaantay pa nila na matapos yung enrollment kasi doon din nakabase yung kanilang decision kung itutuloy pa ba natin. Dahil nga, sa tansya nga kasi nila ay nasa 20-60% yung ibinaba ng enrollment para din sa mga private school dahil maraming parents na ngayon nagdesisyon na ilipat sa public school yung kanilang mga anak dahil hindi na nga nila afford na pag-aralin sa private school. Pero ngayon, minomonitor, patuloy daw nila itong minomonitor, pero may mga, nasa 80% daw yung mga private school na nagsabi, na nag-heads up sa kanila na may possibility na magsara kami, hindi na namin kaya pasweldohin yung aming mga teachers at yung mga aming staff. Cheryl, Bok? Mm-hmm. Bok, ang sinasabi mo kasi, well, at least you're quoting the private schools, inaasa nilang mababawasan yung enrollment significantly. So, ibig mong sabihin, ino-offset nila itong pagbawas ng enrollment doon sa pagdagdag ng tuition. Kumbaga, yung mga mag-e-enroll sa kanila, sila yung magkakarga ng pangangailangan ng eskwelahan ng pera para matuloy ang school year. Mm-hmm. Sa pagpaliwanag ni attorney na nakausap natin no, kanina, na dahil nga daw kaya sila nagtaas ng kanilang tuition para nga ma-maintain ito. So, totoo yan, na kapag wala nga raw nag-enroll at nabawasan pa, talaga yun yung magiging rason para mag-close sila. Pero hindi naman daw rin assurance na dahil magtaas sila ng tuition at may ilan na mag-enroll ay masusustain yung kanilang pagpapasweldo at pag-maintain ng kanilang facility. So kaya ngayon, umaasa rin sila ngayon sa government na sana daw ay tulungan din yung private sector, lalo't nga yung mga kanilang teachers at yung non-teaching personnel ay hindi rin nakasama doon sa ayuda. Bok, Sherin? Okay, maraming salamat, Camille Samonte.